Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ikaw ba yung taong palaging nagugutom? Kung oo, tiyak na magugulat ka sa superpowers ng mga hayop na tampok for today's video. Ito yung mga hayop na kayang mabuhay kahit ilang araw nang hindi kumakain. Una sa ating listahan ay ang ibon na makikita lamang sa Antarctica. Ito ang mga emperor penguin na mahilig kumain ng isda. Kasali ito sa ating listahan dahil kaya nitong mabuhay kahit 4 buwan na silang hindi kumakain. Magsisimulang subukan ang kanilang katatagan tuwing buwan ng Marso kung kailan isinisilang ang kanilang itlog. Ipinapasa ng mga mommy penguin ang itlog sa mga daddy penguin dahil trabaho ng mga lalaki ang magbantay at maglimlim sa kanilang itlog. Kapag nakuha na ng mga daddy penguin ang itlog, oras na para umalis ang mga mommy penguin. Ang mga mommy penguin kasi ang nakatoka upang humanap ng pagkain, samantala ang mga daddy penguin ang naka-duty para magbantay sa itlog. Hindi umaalis sa pwesto ang mga daddy penguin dahil iniingatan nilang hindi mahulog sa yelo ang kanilang itlog. Sa pagsapit ng gabi, kailangan tiisin ng mga daddy penguin ang matinding lamig na aabot ng negative 112 degrees Celsius. Halos manigas sa lamig ang mga daddy penguin, ngunit protektado nila ang kanilang itlog para huwag itong manigas sa yelo. Ito ang buhay na titiisin ng mga daddy penguin sa mga susunod na 3 buwan. Babantayan lang nila ang kanilang itlog hanggang sa ito ay mapisa. 3 buwan na ang lumipas, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin kumakain ang mga daddy penguin. Pero, mapapalitan ito ng kaligayahan dahil unti-unti nang mababasag ang itlog at masisilayan na nila ang kanilang anak. Masaya ang mga daddy penguin dahil nagbunga na ang kanilang pagtitiis ng gutom. Namunga ito ng cute at maliksing baby penguin, kaya sulit ang pagod ng mga daddy penguin. Ang galing dahil kaya nilang hindi kumain ng 4 buwan, mabantayan lang ang kanilang mga anak. Pagkalipas ng 3 buwan, isa-isa nang magsisibalikan ang mga mommy penguin at sila naman ang nakatoka para alagaan ang mga baby penguin. Sa wakas, ito na ang pagkakataon ng mga daddy penguin para umalis at humanap ng mga kain. Kung sa tao ito mangyari, tiyak na kamatayan ang sasapitin natin. 10 araw lang kasi ang kaya nating itagal ng hindi kumakain. Unang araw pa lang ay tiyak na mauubos ang glucose sa ating dugo. Pagkalipas ng 3 araw, malulusaw ang iyong taba para gamitin ang iyong katawan bilang enerhiya. Kung buhay ka pa sa 7 araw, tiyak na ubos na ang taba sa iyong katawan. Dito magsisimulang lusawin ng iyong katawan ang iyong muscle para dito kumuha ng enerhiya. Mas maraming muscle, mas matagal na makakasurvive sa gutom. Sa 4 buwan na pagtitiis ng penguin sa kanilang gutom, kalahati ng kanilang timbang ang mawawala. Hindi gaya ng susunod nating contender na kayang mabuhay nang hindi kumakain sa loob ng 4 taon. Oo nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Tumungo naman tayo sa Africa para makilala ang susunod nating bida. Dito sa malalim na ilog kasama ng mga buwaya, merong isda na tinatawag na lungfish. Sa tuwing nagugutom, mahilig itong kumain ng maliliit na isda basta't kasya sa kanilang bibig. Kasali sila sa ating listahan dahil kaya nitong mabuhay ng 4 taon nang hindi man lang kumakain. Ginagamit ng lungfish ang kanilang superpower sa tuwing natutuyo ang ilog na siya namang kanilang tinitirahan. Maraming hayop ang namamatay pero hindi ang mga lungfish. Isa kasi ito sa kakaunting uri ng isda na merong lungs o baga gaya nating mga tao. Para makatakas sa matinding init, naghuhukay ito ng malalim na butas sa putikan. Pinagkakasya niya ang kanyang sarili sa butas dahil ito ang kanyang magiging tahanan sa mga susunod na buwan.
sumasailalim sa tinatawag na estivation ng isda kung saan pinapabagal niya ang kanyang metabolismo ng 60% upang hindi maubos ang kanyang enerhiya. Ang balat nito ay naglalabas ng malapot na likido bilang proteksyon laban sa dehydration. Ngayon, maghihintay na lamang ang isda hanggang sa matapos ang tagtuyot. Ilang buwan na ang lumipas, kaya walang kamalay-malay ang mga construction worker na ang putik na kanilang hinukay ay mayroon palang isda sa loob. Sa pagsapit ng tag-ulan, ito na ang oras ng lungfish para lumabas sa kanyang lungga. Sa pagkakataon na ito, kesa magising sa ilog, nagising ang lungfish na nasa loob ng pader ng bahay. Sa tingin ko, maganda sana kung may ganitong talento ang mga Pilipino. Ayon sa World Health Organization, 4 sa bawat 10 batang Pilipino ang nakakaranas ng gutom araw-araw. Laganap na kasi ang kahirapan sa ating bansa, kaya maraming tao ang napipilitang gumawa ng iba't ibang diskarte para lang makakain. Nakakaawang tignan ang mga bata na pumapasok sa eskwela na kumakalam ang sikmura. Kaya naman matatawag na isang superpowers ang pagkontrol sa gutom gaya ng mga lungfish. Pero sigurado akong mas bibilib ka sa susunod nating contender. Ang number 3 sa ating countdown ay mahirap hanapin dahil sa liit ng katawan. Pero pag dumapo ito sa iyong balat, siguradong sisipsipin ito ang iyong dugo. Ito ang mga tik o garapata. Kakaunti lang sa atin ang nakakaalam na kaya nitong mabuhay ng 8 taon kahit hindi ito nakakainom ng dugo. Magpasa hanggang ngayon, hindi matukoy ng mga scientist kung paano nagagawang mabuhay ng kuto kahit wala silang kinakain. Sa liblib na lugar sa Africa, madalas na inaabot ng 4 na taon ang garapata sa paghihintay ng tamang biktima. Nagtatago ito sa ilalim ng buhangin at lumalabas lamang kung may tao na mapapadpad sa kanilang pwesto. Gumagapang ito ng dahan-dahan kahit ilang taon na itong hindi pa nakakain. Kapag nasa balat mo na ang garapata, hinahanap nito ang ugat na pinakamadaling sipsipan ng dugo. Kapag nabusog ang garapata, tumataba ito ng halos 100 beses sa orihinal nitong sukat. Kung ang mga garapata ay nagkakandarapa upang tumaba, ang mga tao naman ay mas gustong pumayat. Ang halimbawa nito ay ang pambihirang kaso ni Angus Barbieri. Si Angus kasi ay nakayanang hindi kumain sa loob ng 1 taon at 17 araw. Nangyari ito noong year 1939. Tsak na kabibiliban mo ang ginawa ni Angus dahil natiis niya ang hindi kumain ng ilang buwan. Tanging vitamins lang at mga beverage ang kanyang iniinom. Pagkalipas ng 382 days, halos hindi na makilala si Angus sa laki ng kanyang pinayat. Nabawasan ang timbang ni Angus ng 125 kilos. Dahil sa kanyang pambihirang karanasan, binigay sa kanya ang titulo bilang tao na pinakamatagal na hindi kumain. Mukhang sa garapata ata pinaglihi si Angus dahil sa tagal nitong hindi kumakain. Pero ang susunod nating contender, may kilala mo ang dragon na kayang hindi kumain ng 10 taon. Ang pang top 2 sa ating listahan ay ang look-alike daw ng isang baby dragon. Dito sa madilim na kuweba, may kita ang mga Olm Salamander. Paboritong kainin ng Olm Salamander ang maliliit na hipon, ngunit sa tuwing wala silang makain, kinagamit nila ang kanilang superpowers. Kaya nilang pabagalin ang kanilang metabolismo. Halos hindi na ito gumagalaw para hindi maubos ang kanilang natitirang enerhiya. Sa ganitong paraan, nakakayanan nilang hindi kumain sa loob ng 10 taon. Maliban pa dyan, kaya nitong mabuhay ng 100 taon. Dahil sa kanilang superpowers, napaisip ako kung kaya rin ba itong gawin ng tao.
Ang sagot, maaaring makita natin kay Prahlad Jani. Sumikat si Prahlad Jani noong 2003 sa bansang India matapos niya ipamalita na nabuhay siya ng 70 taon nang wala man lang kinakain o iniinom na tubig. Nakuha daw niya ang kanyang superpowers matapos itong ibigay sa kanya ni Vishnu, isa sa mga diyos ng Hinduismo. Sa loob ng 70 years, nabuhay si Prahlad Jani dahil kumukuha lang siya ng enerhiya sa hangin at sa sinag ng araw. Mukhang imposible, pero totoo nga ba ito? Para patunayan ang kanyang pahayag, sumailalim sa masusing obserbasyon si Prahlad Jani kung saan nilagay siya sa loob ng kwarto sa ospital. Binantayan siya ng mga doktor para imonitor ang kanyang kalusugan. Hindi din siya kumakain at umiinom sa loob ng kwarto. Nagulat ang mundo ng medisina sa kanilang nadiskubre. That we are all watching a miracle in the science or biology, so to say, because it's already 108 hours since Mataji's admission into this hospital, and he has not eaten anything, he has not drank a little drop of any kind of liquid. Sa loob ng 20 days, nakasurvive si Prahlad Jani nang wala man lang kinakain o iniinom. Lumabas din sa medical test na normal ang lahat ng kanyang vital organs gaya ng heart, liver, kidney at maski brain function. Magpasa hanggang ngayon, naging palaisipan sa mga siyentipiko kung paano ito nakayanan ni Prahlad Jani. Ayon sa kanya, 70 years na siyang hindi kumakain ngunit normal ang lahat sa kanyang katawan. Ang ganda nga sana kung kaya din natin gawin ang ginawa ni Prahlad Jani. Pero sa dami ng masasarap na pagkain na pwede mong pagpilian, yum! Parang ayoko na rin magtiis ng gutom at mas gusto ko na lang ang lumamon. Ngayong nakilala mo na ang apat na hayop na matindi magtiis ng gutom, oras na para makilala ang nakakuha ng top 1 sa ating countdown. Kilala mo ba ito? Yang maliit na nakikita mong gumagapang, yan ang mga tardigrade. Isang milimetro lang ang sukat nito at may walong paa. Ito naman ang itsura ng kanilang mukha. So sobrang liit, kailangan mo ng microscope para makita mo sila. Sa tuwing nagugutom, kumakain ang tardigrade ng algae at mga cells ng halaman. Sila ang numero uno sa ating countdown dahil kaya nitong hindi kumain sa loob ng 30 taon. Yup, tama ka sa narinig mo. Kaya nilang tiisin ang kanilang gutom sa loob ng 30 years. Ang mga tardigrade ay may superpowers na tinatawag na cryptobiosis. Ginagamit nila ang cryptobiosis sa tuwing wala silang makain. Pinibilog nila ang kanilang katawan upang ipreserba ang natitira nilang enerhiya. Para silang natutulog sa tuwing nasa cryptobiosis ang kanilang katawan. Sa ganitong paraan, kaya nilang mabuhay ng matagal na panahon kahit hindi kumakain. Walang anumang hayop sa mundo ang kayang pumantay sa kayang gawin ng mga tardigrade. Ito ang dahilan kung bakit sila ang numero uno sa ating listahan. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Aero Abalos. Hello rin kay Fort Pulyon. What's up kay John Paul Beduya. Shoutout kay Lance Necor, Reynaline Atienza, Abby Humalon, at kay James Vincent Oliveros. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!